Hello guys, wala muna po tayong DIY. Gagawa po tayo ng patok na pang negosyo. Gagawa po tayo ng mango, tapioca. Ayan po ang mga ingredients po niya. Mangga. Ayan po yung sago. Gulaman. Saka wow, itsura pa lang guys. Kitang-kita na sobrang sarap ng ating mango tapioca. Kaya pwedeng-pwede po nating pangnegosyo. Kaya mapapawaw ka na, doble pa ang kita guys. Hello guys, alam mo na po tayong DIY ngayon. Gagawa po tayo ngayon ng mango tapioca. Pwede po nating pangnegosyo. Ito po yung patok na pangnegosyo ngayon. Kaya tuturo ko na po sa inyo yung ingredients niya. Kaya tutok lang po kayo guys. Ayan po yung mga ingredients o sangkap ng paggawa po ng mango tapioca. Ayan. Natural guys, mangga. Ayan po. Tapos meron po tayong gulaman dito. Ito pala. Ito po yung mga sangkap ng paggawa ng mango tapioca. Ayan po, natural mangga. Ayan po ang first na sangkap ng mango tapioca. Tapos meron po tayong sagu dito na 1 cup sagu. Tapos 2 sachet ng gulaman. Meron po tayo ditong 1/2 cup sugar. Tapos any brand po ng tsaka meron po tayo ditong Nestle cream. Ito po ang ilalagay po natin na masarap na cream, Nestle cream. Yeah. Pwede po siyang any brand. Dito po natin pakukuluan guys yung gulam. And magpapakulo na po tayo ng gulaman sa kaldero. Ito po yung 2 sachet ng gulaman. And ito po yung 2 sachet ng gulaman. Ayan na guys, sama na po natin yung sugar o asukal. Tapos saka natin i-mix na. Ayan, pagka na-mix na po natin, salang na po natin sa para wala siyang bubuo. Guys, pagka mas gusto nyo po yung mas makulay yung ating gagawing mango tapioca, dagdagan po natin ng yellow food color. Ayan guys. Ayan guys, ito po yung pinakuluan nating gulaman. Pagka nakulo na po to, pwede na po natin patayin. Tapos pagkatapos tumigas, ready na po. Ayan po, ito na po yung pinakuluan nating gulaman. After natin pakuluan, sali na po natin sa tray para dun siya mabuo. Ayan guys, oh. Mamaya po yan. Mango tapioca na po yan guys, napakasarap niyan. Ayan guys, ready na po natin yung gagamitin nating mangga. Kaso nawawala po ibang bunot kasi marami yung tirador. Marami yung tirador. Ayan po yung mga tirador. Ayan, mga nagkakainan na po sila ng bunot.
And guys, i-prepare na po natin yung ating mangga na gagamitin sa ating mango tapioca. Iwain po natin siya ng haba-haba. Tapos ating kayurin po ng kutsara. Para ang bali ang magiging pababa guys. Ayan guys, kumukulo na po yung pinakukuluan natin tubig. Pwede na po natin ilagay yung sago. Yung sago natin, lagyan po natin siya ng 1 1/2 cup. Guys. Ayan, tapos haluin po natin guys yung sago para... Guys, ayan guys, habang nihintay po natin mabuo yung gulaman at yung pinakukuluan po natin sago, paghalu-haluin na po natin yung mga liquid ingredients. Tulad po nitong milk. And evaporated milk po yan. 1 1/2 cup. Ito po condensed milk. Ayan. Tapos yung ating Nestle cream. All purpose cream. Kahit po anong klase. And guys, i-mix po natin mabuti yung ating pinaghalo-halong liquid ingredients. Pag nahalo na po natin mabuti yung ating mga liquid, isusunod na po natin yung pin-prepare po nating mangga. Ayan po. Ayan, hello guys. Ayan. Habang nagluluto po tayo ng mango tapioca, meron po tayong viewers. Ayan po sa bintana ng aking lodi. Ayan po si Sir Chris. Ayan guys, matigas na po ang ating gulaman, kaya ready na po nating hiwain para po sa ating ilalagay na ginagawang mango tapioca. Kaya hiwain na po natin ng maliliit. Guys, hiwain na rin po natin yung ginawa po nating gulaman. Hiwain po siya ng medyo pahaba. Para guys, mas masarap kainin po yung haba-haba ang hiwa natin sa gulaman. Ayan, hiwa na rin po yung ating mangga. Kaya ready na po natin siyang i-mix dun sa ginawa po nating liquid ingredients. Ayan guys, malapit na po natin matapos ang ating dessert na mango tapioca. Sobrang sarap guys. Kaya marami po tayo maging customer. Pwede po natin siyang i-sell ng 20 pesos sa salad bag. Kaya doble ang kita. Ayan na po yung napakuluan natin sago guys. Pwede na po natin hihalo dito sa ating ginagawang mango tapioca. Ayan, pwede na po natin i-mix. Ayan. Haluin po natin mabuti para magkahalo-halo pong mabuti ang ating mga ingredients. Ayan po, pwede na po siyang ilagay natin sa salad cup. Para po mas masarap po siya, ilagay po natin siya sa chiller. Ayan, para mas malamig, mas masarap. Ayan guys, sarapan po yung mga customer natin dyan. Sa itsura pa lang, napakasarap na guys.